Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Okay, so ito pong ating general love reading for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, take only what resonate, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat, so kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, ayan. Please to hit the subscribe button, the notification bell. Para sa ibang channels namin, nandyan na lang po sa description box and also for personal reading. Nandyan din po. Okay, so let's start your reading for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Kunin mo na doon yung main energy mo, okay? Okay, you do have here the Eight of Pentacles. What's with the Eight of Pentacles? You're working on yourself. May mga na-develop ka mga hobbies dito. Maybe talents. The King of Pentacles. Nakakatulong or actually makakatulong yun sa future mo, no? Continue mo lang. No, kung ano man yung dinadevelop mo, ano man yung pinagkakaabalahan mo, ano man yung pinagpapaguran mo ngayon, that would definitely help you pagdating ng araw. Kasi pwedeng makatulong siya as makapagdagdag or makapagbigay ng stability sa'yo. Yung iba sa inyo, may mga inaaral ka. I can see someone here na tinatry niya or inaaral niya yung maybe some kind of application sa cellphone, new application. Hindi para sa lahat, ha? Pwedeng yung iba na to. Nag-aaral mag-edit or whatsoever, mag-edit ng photo, I don't know. But anyway, I can see this talent na nai-improve until ma-develop na siya. And in the near future, nakakatulong para sa iyan. The Page of Cups is here. Yeah, you're building yourself. Nagiging mas artistic ka. And kagandahan dito, you love what you're doing. Gusto mo kung ano yung ginagawa mo. So continue on doing that. So, yung ibang kasi may mga sinisimula naman dito na pwedeng project, you know. And sabi ko nga sa iyo, makakatulong talaga sa iyan. How about your person? How about your person? Ano ang main energy ng person mo for our fire sign? The Six of Swords is here. The Five of Pentacles, the Page of Swords, and then the Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Queen of Cups, bottom of the deck. I feel like itong person ito is tinatry niya mag-move on from something. Pwedeng may mga naging problem siya before. Pwedeng may kinalaman sa money. Tinatry niya mag-move on dito. I feel like this person has a fighting spirit. Okay? And this person with the Seven of Wands, may connection na sa inyong dalawa eh. So kung wala kayong communication, this is not for you. Nakakita ko ng communication dito. Okay? But this person wants more. Gusto niya na more than that. Kung ano man yung communication niya sa inyo ngayon, nakukulangan siya dyan eh. This person wants to show you his or her love. Kaya lang possible na may distance sa inyong dalawa nitong person na ito. Okay, so ano nasa isip mo regarding your person? Ano nasa isip mo regarding your person or regarding this situation? The Nine of Pentacles. The Judgment card is here. And the Four of Pentacles. Sa nakikita natin ang focus mo is money. Money, money, money. Okay? Gusto mo ng pera, ng pera, ng pera. And that's what you're focusing actually for now. And with the judgment, unti-unti ka naliliwanagan sa mga bagay sa paligid mo or sa dapat mong pag-focusan actually. And yun nga ginagawa mo. Money is your main priority ngayon. Okay? Especially with the Ten of Swords, may mga bagay kang ini-end. Sa buhay mo, yeah, the Ten of Swords is here, the Nine of Cups, and then the Tower. Pwedeng iba sa inyo, meron ka mga bagay na ibinawas or tinanggal sa sarili mo. Maybe yung alam mong hindi nakakabuti para sa'yo.
Pwedeng mga baga, ito pwedeng sitwasyon, pwedeng tao na kinat-off mo because hindi nakakabuti para sa'yo. Basta meron kang pinutol eh. Or maybe another a hobby or another job na alam mong, ay, hindi nakakatulong sa akin. Kinakat-off mo yun, tinatapos mo yun. Now, kaya nakafocus ka sa mga bagong opportunities na dumadating sa'yo, bagong money. Your main focus is to save money. Kasi meron ka na naman gustong ma-achieve na goals eh. I don't know, yung iba sa inyo pwede may kinalaman sa material things, pagbili ng bahay, pagbili ng sasakyan, something to do with that. Meron kang gustong may pundar or ma-invest or whatever, no? Kaya ka nag-iipon. So, ano na sa isip ng person mo for you? Nasa isip ng person, okay, gusto niyo makipag-reconcile. Nag-move on siya pero gusto niyo makipag-reconcile sa'yo. Kasi with the Queen of Pentacles, you are actually a help dito sa person na ito. So, wala kang kinalaman dun sa pag-move on niya. Ang pag-move on niya has something to do dun sa mga bagay na naging problema niya in the past. With the Seven of Pentacles, nakikita natin na yung person mo, win-work out din yung kanyang finances. Gusto niya makipagkita sa'yo. Okay, with the Queen of Pentacles, may gusto siyang ayusin dito sa connection na ito. Maybe meron din kayong usapan regarding pera. Gusto niya mapalago yun na may tulong niya. You know, kasi possible na ang tagal niya nawala and then gusto niya rin somehow makatulong sa'yo pagdating sa usaping pera. Okay? So, emotions. Your emotion towards your person is the Five of Cups. What's with the Five of Cups? The Tower. Okay. Tell me more. The Moon and then the Knight of Cups. Alam mo, nalulungkot ka kasi you want this person to end something eh. Pwedeng hindi kasi siya nagiging totoo sa'yo. Ramdam mo yon. Alam mo yon. Hindi siya nagiging totoo sa'yo. Gusto mo mag-end yung... you love your person. Mahal mo yung person mo. It's just that masyadong magulo yun sa inyo. Kasi hindi nyo maayos yung mga bagay-bagay dahil hindi nagiging open ang isa't isa sa inyo. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. O sino man. Or both of you. Hindi nagiging open dito sa connection nito. Yun yung nagpapalungkot sa'yo kasi masyado siyang hindi open. Gusto mo maging open siya para maayos nyo yung mga bagay-bagay sa inyo. You know, kung ano yung mga dapat mong malaman, sabihin niya sa'yo, di ba? You want this person to be fair. Okay? Kasi pwedeng ikaw naging bukasan loob mo sa kanya, naging open ka sa kanya. Bakit siya hindi siya open sa'yo? So, how about your person's emotions for you? The Hanged Man is here. Okay, I can see your person, nagpipigil siya. Yung pagpipigil na ginagawa niya, ini-ignore ka niya, hindi siya namamansin. Pwedeng nagpapahinga na lang pag may free time instead of chatting or talking to you. Why? Kasi the Knight of Swords, medyo lumalayo or umiiwas itong person na to. The Nine of Wands is here. Your person is currently healing. Okay, the Emperor and then the Ten of Wands. Yeah, hindi talaga siya open. But the Ten of Wands, meron siya mga sariling problema na hindi niya alam kung paano ayusin. And ayaw naman niya humingi ng tulong sa'yo because whatever reason. Merong rason dito eh. Pwedeng feeling niya hindi ka naman makakatulong or wala ka naman dito para tulungan ako sa bagay nito. Actually, I can see your person hanging eh. Hanging on. Hindi siya actually, kung may pagbitaw sa connection, hindi para bumitaw itong person nito. Mas nakikita ko pa na pag nagkaroon ng problema, ikaw yung possible na umalis, bumitaw. Pero yung person mo, hindi niya bibitawan itong connection nito. Matibay ang pagkakakapit niya. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have your Temperance card. What's with the Temperance? The Queen of Wands. Something new is going to happen. The Three of Wands. Meron ka mga plano in the near future. It's actually a plan regarding business, regarding work, regarding career na pwedeng sisimulan. Nakikita natin, ito yung mga bagay na hinihintay mo. It actually... Napakaganda na sinasabi. Masyado akong matalino for this. Napaka-easy pa lang. Kung ano man itong paparating na business or opportunity sa'yo or money or career, napakasisiyo na lang para sa yan kasi kayang-kaya mo nang i-handle yan eh. Napakagaling mong klase ng tao. Well, actually, your future is regarding career, regarding money. Nandun yung focus mo. You miss your person, miss mo yung person mo. Pwedeng may mga plano ka pa rin regarding sa inyong dalawa pero hindi muna yun yung focus mo kasi... Ang focus mo is yung sarili mo eh. Kailangan mo ng development. Actually, you need someone na may tutulong sa'yo. Pero actually, iniisip mo lang na kailangan mo ng tulong na itong bagay na to or ng tao na to. But you actually don't. You can handle yourself.
Okay. Kumbaga, yung alam mo kung bakit, yung qualities mo or yung kagalingan mo, ahead pa. Kumbaga, aral na aral ka na eh. Masyado ka mature sa age mo. Kumbaga, you are very artistic, you're very talented. So, sisiw na lang kung ano yan para sa'yo. So, ituloy mo lang yan. Pagdating sa person mo, we do have here the Three of Swords. A lot of heartbreak, a lot of pain. The King of Wands is here. Alam mo kung ba't siya nasasaktan? The Hierophant. I feel like sarili niya nananakit sa kanya. Nagiging hard siya masyado sa sarili niya by being the world. But I feel the world in reversal here is the reading for you. I don't read in reversal. Pero pag na-feel ko yung energy ng reversal, I would really read it in reversal. And this is in reversal. The world. Hindi siya nagiging open sa'yo eh. Lalo na with the High Priestess. Tinatry niyang ayusin yung problema niya. At maybe a person is alone time, more on alone time ang ginagawa niya. Ayaw niya maging masaya or pinipili niyang hindi na lang maging masaya. Gusto niya na pagbabago pero unang-una dapat pagbabagong gagawin niya isa sarili niya. The connection, the love is already there. Kailangan na lang ng stability at saka partnership commitment. Give and take, yun lang. Yung iba sa inyo pwedeng magkarelasyon kayo nitong taong to or may commitment or connection na kayo. Pero kailangan pantay, kailangan sabay. Kailangan kung may gagawa yung isa ng paraan, makikipag-cooperate yung isa. Dapat ganun din yung isa, hindi pwedeng isa lang. Kasi hindi mag-work yan eh. A tendency, sa halip na ma-work out nyo, nagkakaroon ng separation, saglitang separation. Kasi hindi niya kayang makipag-work out sa'yo eh. Now, you are focusing on yourself, yung person mo, tinatry niya mag-focus din sa sarili niya. Ayun nga lang, kailangan talaga niya ng suporta na hindi niya matanggap sa sarili niya na kailangan niya talaga ng suporta mo. May medyo mataas ang ego niya sa part na yun. Okay? And I can see stability sa side mo. Okay? Lalo na kung may mga partners ka. I don't know, I can see partners that would help you. Thank you for watching. Sana po nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Sarah Madam PTV Virgo Philippines. Dapit Hapon TV Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.